guys, welcome back to my channel. Alam niyo ba po ang bisa tungkol po sa ating Alcampor na magdadala sa atin ng swerte sa pera at sa relationship? Ito po ay ilalagay natin sa ganito, kung meron po kayong ganito. Tapos ipapasok po natin dito ang Alcampor at ganun din po ang Down and Laurel kombinasyon habang siya ay nausok at ang aroma nito ay magdadala ng pera, tagumpay at ganun din po sa ating pong love life. Ang video ito ay para po sa inyo. A little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay bago pa lamang at hindi nyo po nalalaman ang kapangyarihan nitong ating Alcampor, ito po ay usong-uso dati at ito po ay nalaos dahil nga po sa sabi po nila ay nag-aamoy Alcampor daw po ang damitan. Kaya karamihan sa kanila ay hindi na po nagamit ng ganito, Alcampor. Ang ginagamit po nila ngayon ay parang baking soda, pwede na rin na para po hindi kumapit ang mga mikrobyo sa ating pong cabinet at ganoon din sa ating mga sopa. Yun po yung ginagawa nilang panlinis sa ngayon. At ito po ay dati usong-uso. Ngayon, ito po ay, kung hindi nyo po nalalaman, ito po ay nagbibigay rin sa atin ng swerte at nagtataboy po ng mga negatibo. Ito po ang mga maiinam na gawin po dito para makaakit po ng swerte, tagumpay sa ating buhay. Ito po yung nilalagay sa damit ha, yung dati, yung bilog-bilog po siya na kulay puti, yan puting-puti. Yan po ay nagdadala sa atin ng swerte. Pero kung kayo po ay nababawuan, pwede po kayong mag-mask or magtakip ng panyo para lamang po mataboy ang mga negative. Halimbawa po, ang inyong mga anak ay nasa school, gawin niyo po itong mag-isa sa inyong tahanan para mataboy ang mga negative at pumasok po ang positive sa ating tahanan. Paano po ang ating pong gagawin? Ganito po, mag-mask po muna kayo kung hindi niyo po gusto ang amoy. At pagkatapos, bumili po kayo ng uling. Siguro kasi di ba ang mga ngayon, ripak-ripak ang uling, may 10 piso, may 15, ganyan. Gawin nyo na lang kunyari 20 pesos na uling, okay na po yun. At pagkatapos bumili po kayo ng Alcampor, mura lamang naman po ito, malaki nga po itong nabili ng mister ko, pero meron po mas maliit pa dito. Pero kung kayo po ay mahihiligan nyo na mag ganito dahil sa swertihin po kayo, ay mainam, malaki-laki na ang inyo pong bilhin. At pagkatapos po nyan, magparikit po kayo ng apoy. Ngayon, bago po kayo magparikit ng apoy, di ba po, ngayon po, ang panahon ngayon, at ganoon din po ang nakaugalian ko, na kapag ako'y nagpaparikit ng apoy, mas mainam, gamitan natin ng kandila, para mas mabilis po na magparikit yung apoy. Ang gawin po ninyo, halimbawa, ito, yung kandila, para liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay, para po may wishes din po tayo, habang nagpaparikit po siya. Tapos, sasabayan pa po natin itong Alcampor, at pinulbos ng dahon ng laurel, tapos yung aroma po niya, yung amoy niya, minsan po nagliliyab talaga, lalo na po, kasi meron po tayong bossing na manonood. Kung anong ibig sabihin daw po na nagliyab, yung parang bigla nag-apoy, ganun po talaga, kasi mga millennial po ngayon ay hindi na po masyado kasi pag po once na medyo ang baga po ay medyo dumami na, may tendency po talaga na lumiyab po siya, pero mamamatay din po yon. Kung gusto niyo po, wisik-wisikan niyo po ng tubig para kasi ang habo lang naman po natin ay yung mismong usok. Yung usok po niya ay nagtataboy ng mga negative na enerhiya sa loob na ating tahanan at nagpapapasok ng mga positive na enerhiya para makamit po natin ang tagumpay na ating buhay. Kasi nga po, kapag panay negative, panay kamalasan na lamang ang pumapasok sa ating tahanan, nandyan yung hindi magkasundo ang pamilya, konting away, napapalaki dahil po sa mainitin ang ulo ng isa, yung mga ganon. Dahil nga po, kakulangan sa pinansyal. Kapag ang tao po ay kulang sa pinansyal, talaga namang ugnay-ugnay na. Kasi yung namumuno, kagaya ang sentro ng tahanan ay ang mag-asawa, ang nanay, ang tatay. Ang nanay, hindi na alam kung saan kukuha ng pera. Ubus na ang bigasan, wala ng laman, taob na, wala na rin kalan. Tapos patay na ang rep, wala ng laman, ganun din ang cabinet. Kumbaga ang nanay po kasi, lalo't ang nanay ang mag-iisip ng mga kawalan ng pamilya. Tapos yung kulang ang binibigay ni tatay, ang nanay ay maagang nag-iinit ang ulo. Kasi mga
po, hindi niya alam kung paano pagkakasyahin ang pera, tapos ang daming wala. Yun po, tapos ngayon, si nanay, pagagalitan si bunso, konting kibot ni bunso, galit na siya kasi nga po, mainit ang kanyang ulo dahil ang dami niyang iniisip na problema. Tapos si mister, nasagot pa, kumbaga, bakbaka na yan, mura na, ganun na mga banatan yan. Dahil nga po, kakulangan sa pinansyal. Kung ikaw ay papasukan ng mga negatibo na mga enerhiya, lalo pong lalala yan, may tendency pa na magluko ang isa sa inyo dahil nga po naiiyamot na sa buhay nila or kaya po ang mga anak ninyo ay mapariwara dahil mga po panay negatibo ang mga pumapasok sa inyong tahanan. Kaya mainam na kayo po ay kahit once a week, kapag po sobrang paghihirap, once a week ay mag-energize po kayo, magpausok ng mga pampaswerte, pumili na lamang po kayo kung ano po ang mga gusto po ninyo. Tapos po, gumawa po kayo ng mga ritual na ganito. Tapos pag po nararamdaman nyo ang swerte na, kahit once a month na lamang po. Pero kapag pag po kayo ay sobra ang nadadamang paghihirap, gawin nyo po ng, kumbaga lutuin nyo ng husto ang swerte, gawin nyo po ng once a week. Ay di apat a beses po yon sa isang buwan. Pero kapag kayo po sinuswerte na, gawin nyo po once a month, isang beses na lamang po kapag nadadaman nyo yung swerte. Kasi pag po ganyan, marami pong negatibo sa loob ng tahanan. Kapag po talaga tayo ay sad-sad sa problema, ganun po yun eh. Tapos po, papapasukin natin ang swerte. Kapag pumasok na ang swerte sa atin, ay huwag nyo pababayaan. Kagaya na nangyari sa akin, pumasok na ang swerte. Akala ko, okay na yan. Pero kayo po ay kapag nalinya na sa ganito at kayo po ay nanonood ng ating video at kayo po ay may alam na sa mga shinare po natin, yan po ay kumbaga i-maintain nyo lamang yung pinagagagawa po ninyo. Halimbawa, madumi na yung yung asin na tunaw, palitan nyo lamang po, diretso ang paglilinis lagi ng bahay, pag-energize sa mga yan po ay dire-diretso ang swerte sa inyo. Wag nyo na lamang po silang kalilimutan kasi nako, kapag yan po yung nagtatampo, kumbaga kayo itatapikin na naman ng kung anong, halimbawa may pararamdam na naman na paghihirap, kapag po kayo umasenso na nito ha, kasi talagang ito po ay tunay, kaya lamang lubos kailangan natin ang paniniwala, pero diretso po rin ang pagkayod po natin, tapos panalangin sa taas, tapos bigla na lang po siyang darating sa ating buhay, kakatukin na lamang po tayo niyan, na hindi natin inaasahan, saka na lamang po natin maiisip yung swerteng dumating sa atin, kapag ka nandyan na, tapos sabi natin, ay oo nga pala, gumawa ako ng ganito, ito nga pala ang wishes ko dito, nagrant na, yun, saka nyo na lang siya maaalala. Ito po ay isa sa pinaka mabagsik na pantaboy sa mga enerhiyang kapapangit na nararanasan natin sa ating buhay. Kaya mainam na kapag wala ating mga anakis, lalo po Tuesday or Friday sa umaga at sila po ay pumasok na sa school, gawin po natin to para po mataboy yung mga negative kasi masangsang po ito masyado. Ngayon, ito po ang ating kandilang pula. Ang bawat kandila po ay liwanag ng ating buhay. Bago po natin ito bubuksan, ay kailangan ay aalayan po natin muna siya ng panalangin. Ngayon, lahat po ng ating panalangin ay hindi po natin gagamitan ng sana. Sasabihin po natin, pagkalooban mo kami ng maraming pera, ganun po kaagad. Derechahan kaagad kasi pangarap pa lamang po yan, wishes pa lamang po yan, wala naman po yan bayad, lulubusin na po natin. Kagaya po ng mga galing sa hirap na umaman, ang kanila pong kagaya nila Ricky Reyes, sila Vice Ganda. Ang sabi po nila ay kailangan ko pag ikaw ay nag-wish, kailangan ay labis-labis. Dahil wala na nga yung bayad, titipirin mo pa, diba? Yun, di kailangan mag-wish na tayo ng labis-labis. Sabihin natin, pagkalooban tayo ng maraming pera, tapos magkaroon tayo ng magandang bahay, magagarang sasakyan, marangyang pamumuhay, lahat-lahat na, makatapos ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral, tayo ay malayo sa anumang mga kapahamakan at ganun din ang mga sakit. Yun, lahatin na po natin. Tapos banggitin na rin po natin ng gabayan, liwanag ng buhay, ng isa-isahin niyo po yung pangalan ng inyong anak, ganun din po ang inyong mister, isa-isahin niyo po siya. At pagkatapos po niyan, ay sa kanya po bubuksan ito. Gagamit po kayo ng paninde. Gagamit po kayo ng paninde na isang sindihan nyo pa lamang ay bukas na. Pero once na nakatatlo kayong sindi po dito, dinretso nyo po dito at hindi po siya nagsindi, ito po'y uulitin nyo muli at kayo po'y mananalangin muli. Kaya kailangan po ay sisiguruhin nyo po muna na ang inyo pong paninde ay sisindi bago nyo po siya sisindihan dito.
Te-testing po muna. Tapos kapag ito po yung nasindihan na natin, ngayon ito po yung liwanag ng ating buhay. Ngayon, kumuha po kayo ng malaking uling. Siya po ay gagawin yung pyramid para ito nasa loob. Ito po ay para may habang may apoy po siya at ito ay naglilingas na yung mga uling, nagsapi-sapi na sila. Siya ay naging ano na, kumbaga nagliliyab-liyab na, may baga-baga na yung ating uling. Hayaan po natin, paypayan po natin siya ng paypayan. At pagkatapos, kapag ka siya ay okay na, may uling na, ibaba po natin yung ating, ito pong ating alcampor. Pagkatapos, lagyan po natin ng pinulbos natin ng dahon ng laurel. Maglalagitikan po yan at may tendency nga po na ito ang alcampor ay magliyab din ha. Kaya ingat po kayo, basta yan po ay isa-isa lamang ang paglagay. At pagtapos, habang siya ay nagliliyab-liyab, lagyan nyo na po siya ng dahon ng laurel. Tapos paypay-paypayan nyo. Yung usok po niya, kumuha po kayo ng isang daspa na silver or kaya isang kaldero na hindi niyo na ginagamit, yun po ang inyong lagyan. Tapos, yung usok po niya, ganyan-ganyan niyo po hanggang pumasok sa loob ng tahanan. Tapos, mabuksan niyo po lahat ng mga cabinet. Ganon din po ang inyong pong aparador. Ganon din ang lahat po ng mga nakasaradong niyan, pagbubuksan niyo po yan. Tapos, ganon din lahat ng mga pintuan. Papasukin ang swerte, lumabas ang malas. Ganon din po ang mga bintana. Buksan nyo na po yan ng buksan hanggang sa maglabasa ng mga negatibo. Yun po, gawin nyo po siya ng 4 beses sa loob ng 1 buwan para po maluto at talagang totaling maglayuan na lahat ang mga negatibo. Pagkatapos, saka po kayo maglagay ng asin, tapos po ay dahon ng laurel dahil yan po ay nagtataboy at nagpapapasok ng swerte rin sa ating tahanan. Mainam po, yan ang wag na wag po mawawala sa loob ng inyong tahanan dahil yan po ay napakabisa at yan po ang nakatulong po sa akin na makamit ang tagumpay na matagal ko ng pinapangarap at ganoon din po sa ating sideline na negosyo. Yan po ang pinaka numero uno sa akin. Hindi po yan nawawala. Tapos parang pag pumunta ka doon, magtataka ka bakit ang daming tao haba ng pila. Kala nyo po may artista, yung po pala mabenta. Diba? Nakakatuwa. Yan po ay isa sa mga nagdadala ng swerte, tagumpay ng ating buhay. Kaya wag na wag po kayong mawawala ng ganyan. At wag na wag po kayong paladaing na tao. Kasi ang tao pong paladaing, yan po, at lalo kayo naman meron pa. At kayo po sobrang makadaing, yan po kinukuha lahat ng Panginoon. Kaya kailangan, kaya ako nga po malalaman nyo kagad sa akin kapag ako ay may pera o wala. Kasi una, once na ako'y may pera, at may tinanong sa akin ng nanay ko, nahirapan ako magsinungaling kasi kapag ako'y nagsinungaling, natatakot ako, baka ito ay magkatotoo. Kaya alam ka agad kapag ikaw ay may pera. Tapos pag naman wala akong pera, ang mga sagot ko, mga pasimplihan lamang, pero hindi ako nadaing. Hindi, never po tayong dadaing sa ganyan kasi nga po, baka po lalo tayong lumubog. Kaya kung ako po sa inyo, ay wag na wag po kayong dadaing kasi ang pagdaing po, yan po ay nagaganap. Kaya mas mainam, kahit naman totoo, ay sabihin nyo, medyo magyabang naman ang ano, kumbaga dadaan ninyo sa tawa at lalo't alam po ng kausap ninyo na kayo ay gano'n, hindi kayo paladaing, understood na yon. Lalo po sa mga, lalo't kilala po kayo na hindi kayo paladaing at inistorya nyo na ang istorya nyo, bakit kayo ay gano'n, alam na nila yon, hindi pagyayabang yon. Ibig sabihin, kayo ay posidibong tao lamang, hindi po sa pagyayabang yon. Yon. Para po mangyari, kasi po pag po tayo paladaing ng paladaing, kung anong ating sinabi, yun po ang nagaganap eh. Kaya kailangan, huwag po nating sabihin yon. Yon, at huwag din po tayong manalangin ng masama sa kapwa para lahat ng ating mga pangarap ay matupad. Ganun po yun eh. May mga balik po lahat ng mga ginagawa na masama. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Good luck po sa inyo. Kayo po ay lulutuin natin. Kasi ako po ay lutong-luto na sa mga ganito. At talagang, kumbaga para pag tayo inano ng ano na kailangan sabihin natin lahat or kaya basta kailangan makatulong mga ganon kasi nga po ang nagkakasakit tapos may mga binibigyan ng pagsubok yung mga ganyan kaya ako po ay talagang anong-ano na didire-diretso na po natin lahat ng ating mga nalalaman i-share natin lahat sa inyo. Basta lubos ang paniniwala, ganun din po lalo na sa taas. Kumbaga, unahin po natin siya. Yun ang numero uno talaga makakatulong sa atin. Tapos, sabayan po natin ng mga ganito ritual para tayo po ay may gabay, para hindi po tayo mapaano sa mga masasama. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing! Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay naniniwala sa kapangyarihan ng tubig?
Dahil ito po ay magdadala sa atin ng pera at tagumpay sa ating buhay. Sa pamamagitan ng dalawang tubig at ganoon din po ang ating wishing paper, ay matutupad ang ating mga pangarap basta't ating pong kailangan natin ng concentrate at ito po ay agad-agad ay matutupad. Ang video ito ay para po sa inyo. Naniniwala ba po kayo sa law of attraction? Kung ano po inyong isipin, yun po ay magaganap. Yun po ang pinaka-importante, lalo na po at mga magaganda at mga pangarap ninyo ang inyong iniisip. Ganito po ang inyo pong gagawin. Haharap po kayo sa may silangan. Ito po yung unang option na pwede nyo pong gawin about po dyan sa ating law of attraction sa pamamagitan ng dalawang tubig ng baso sa dalawa. Ngayon po, kumuha po kayo ng clear na baso na may tubig. Yan po ay mas mainam ay mineral water. At pagkatapos po, mag-Indian seat po kayo. Nakatapat po dito tayo sa may silangan. 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga ay napakagandang wishes po yan. Pagkatapos po, kumuha po kayo ng isang papel. Doon po sa papel na yon ay kayo po ay mag-wish. Kailangan nyo po ng isulat dito ang date, kung kailan nyo po ginawa. Pangalan, totoong pangalan po nyo, buong pangalan, sulat po. Tapos, lahat po ng kahilingan na hindi po gagamitan ng sana. Pagtapos, sabihin nyo po dito ang inyong tunay na pangalan at lagda para katibayan na kayo po ay sumulat at kayo po ay matutupad lahat ang inyong mga wishes. Di ba po, pag halimbawa tayo ay tatanggap halimbawa ng isang ano, kailangan natin lagi na katibayan na tayo ay may pirma. Para yun katibayan na inyo po yung mga pangarap. At pagkatapos po niyan, kayo po ay manalangin ng taimtim. Pero mas mainam po lagi-lagi po pag tayo po ay nagpapanalangin, lalo po tayo ay sadsad sa kahirapan, kagaya ng bossing nating manunod, na ganun po ang pagkakasalita po sa atin. Pero iwawaksin nyo na po yung mga ganyang salita. Kasi kung ano nga po yung ating salitain, yun po ay nagaganap. Kaya huwag na po nating isipin na yung mga ganyang bagay dahil wala rin po yung magandang maidudulot sa atin. Sa ating pamumuhay, lalo lamang po tayo maluluklok sa mga kahirapan. At pagkatapos po, liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay, pwede pong kulay puti at pwede rin po ang kulay pula. Kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pagsindi po ng kandila, kailangan magukol po tayo ng panalangin. Liwanag po ito ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Kung ano ang ating mga inisip, siya po ang magaganap. Ganun po yon. Kaya nga po, di ba, minsan, kung kayo po'y nakapanood, ako po'y may kakilala, tunay na buhay po to, hindi ko napanood sa TV. Kakilala ko po siya, marunong po siya na mag-telekinesis. Siya po ay ginagamitan ng kapangyarihan lamang ng isipan. Basta concentrate. At syempre, may dunong din po talaga siya. Pero yun po, syempre, nagsimula sa wala. Pinag-aralan niya po yun. Dahil siya po ay napapansin niya na siya po ay may gifted talaga. Hanggang pinag-grow niya ang kanyang sarili. Binild up niya ang kanyang sarili. At yun nga po ay nagaganap na. Kung ano po yung mga tinititigan po niya ay yun po ay talagang tumatalsik, nababasag. Yun po yun sa pamamagitan lamang ng law of attraction, kung ano kanya iniisip ay siyang nagaganap. At yun po ay base lang sa kwento ng aking pong ng aking tatay, dahil yun po ang sinabi niya na yung kanya dating parang nakarelasyon niya ay ganon. Meron po siyang, nakasaksi siya ng mga telekinesis na mga ganyan. At tunay naman talaga na may mga ganyan, basta gagamitan niyo po ng talas ng isipan, concentrate, yon. At syempre, yung may gifted talagang ganon. Kaya nagagawa niya po yon. Ngayon, ganito po ang ating gagawin. Kailangan po ng talas na ating isipan. Gagamitan po natin yung ating law of attraction para matupad lahat ang ating mga pangarap sa buhay. Yan po ay marami akong kakilalang ganyan at ganun din po yung mga, meron po yung vlogger din po siya na nagsishare din po siya ng mga ganon na parang kailangan lang talaga ng concentration para matupad lahat ang mga gusto niyang mangyari sa kanyang buhay, ganon. At yan po ay hindi kinakailangan po niyan ang mataas ang pinag-aralan, mayaman, hindi po. Ang madalas nga po nakakaano pa ng mga ganyan ay yung tipong walang-wala, sila po ay gifted sa mga ganyang bagay. Ngayon,
Pero lahat po tayo ay may kakayahan na gumawa po ng ganyan. Basta i-build up po natin ang ating sarili. Basta't ating ginusto, kung ano ating talas ng ating isipan, kung ano ating gugustuhin, ay siyang magaganap. Yun po ang lagi nyo pong iisipin. Huwag po kayong kumbagay lulugulugo na kalam nyo po ay parang katapusan ng mundo na talagang kayo po ay nawawala ng pag-asa sa inyong buhay. Huwag pong ganyan. Walang mangyayari po sa inyo. Diyos ko po. Ganito po ang inyo pong gagawin, ha? Kumuha po kayo ng kandilang pula or pwede rin po ang puti. Pagkatapos po niyan, ay kayo po yung mag-wish. Lahat-lahat na po ng inyong kahilingan na isinulat po doon sa papel, ay hihilingin niyo rin po dito ng labis-labis at wala pong gagamit ng sana. At gagamit po kayo ng panindi dito sa ating kandila na matik po ito ay magbubukas. Pag ito po ay hindi nagbukas ng 3 beses, uulitin niyo po muli po ang kandila. Kayo po ay kukuha ng panibagong kandila at uulit po ulit kayo ng inyong panalangin sa ating kandila. At pagkatapos, kapag nabuksan na, ngayon po ay humarap po tayo sa may silangan. Mag-Indian seat. Ibaba po natin to doon. Pagkatapos po niyan, yung ating pong itong papel na sinulatan natin, ipopold po natin yan. At ilalagay po natin yan doon sa isang baso na may tubig. Yung isang baso, lagyan po natin ng konting asin. Yung isang baso, doon po natin ilulubog yung ating wish. Mas mainam po to, yung ating pong wishes na yan ay nilagyan nyo ng down, ng laurel para mas effective po siya. At pagkatapos po niyan, yan po ay ilalagay natin sa may, pag natapos na po, yung ating pong wishes na yan ay ilalagay natin sa ilalim ng ating kama o sa likod ng ating pintuan kung wala po tayong ilalim ng kama. Kapag tapos na yung ating kandila, lahat ay naganap na natin, lahat ng mga kahilingan. At pagkatapos, ay iinumin natin yung isang baso na may asin. Tapos ito pong isa ilalagay natin sa ilalim ng ating kama at saka po sa likod ng ating pintuan. Ngayon, pwede rin po yan sa may, kasi ang aking pong ginawa, dito po sa may aming likod ng aking supa, meron po yan. At sakto-sakto, ako po ay may salamin. Doon, tapatan po yan sa may sinag ng araw. Tapos may ganun po, ay talaga napaka magdadala sa inyo ng swerte at peras tagumpay. Kung wala po kayong malaking salamin, ang gawin nyo po, kumuha po kayo, di ba meron po sa bayan yung matik sa 10 piso or 15 na ganyan na maliit lamang na salamin. Tutukan nyo po siya, tapos tapat nyo po sa may silangan, yung po inyong wishes, tapos po yun, or kaya i-dip nyo mo sa mismong lalagyanan. Kung malaki po yung lalagyanan ninyo, kunyari bote po ng mayonnaise, or baso na malaki ang inyo pong lagayan, ipasok nyo po siya doon kung magkakasya yung salamin na maliit lamang, or makakahanap pa kayo ng mas maliit pang salamin, lagay nyo po siya ng salamin, yung tubig na yon, tapos itapat nyo po dito sa ating silangan, sa may silangan nyo po, pagkatapos, yung liwanag po ng araw sa umaga at nag-reflect po doon, yun po ay katuparan kaagad ng inyong mga pangarap. Basta yun po ay magaganap. Isipin nyo po, habang nagsisindi itong ating kandila, kailangan kayo po ay nagko-concentrate mabuti ng mga pangarap po ninyo. At iisipin nyo na malapit na maganap ang inyong mga pinapangarap sa buhay. At lahat ng mga, kumbaga eh, lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa inyo ay aalis na sila at kayo po ay magkakamit ng limpak-limpak na salapit. Magkakaroon kayo ng maraming negosyo na kayo po ang magiging dela ng inyong pag-unlad. Tapos magkakaroon po kayo ng maraming apartment para sure na ang inyong buhay. Tapos sabi niyo po, hindi kayo magkakasakit. Isama niyo po lagi yon, hindi kayo magkakasakit. Magkakaroon kayo ng masayang pamilya. Tapos magkakaroon kayo ng magandang bahay, magagaran sasakyan, milyones or bilyones na pera sa bangko, yung mga ganon. Yun po ang lagi nyo pong sasabihin kung ano po ang salitain ay magaganap. Kaya nga po ako po, lagi ako nung, nako, hindi nyo po ako maririnig na dumadaing. Kapag ang mister ko ay nadinig kong dumaing, ay agad-agad kong pinagagalitan or kaya ang anak ko. Yung mga simpleng bagay minsan na pinalalaki, yung mga may solusyon naman, ayaw na lamang gawin yung solusyon kaysa sa magreklamo or dumaing ng kapapangit ng mga salita, ay talagang sinisita ko. Ganon din po kayo. Kung kayo po ay makakarinig ng mga daing na kasama ninyo sa inyong bahay, ay huwag nyo hahayaan kasi nga po, baga, ang dulot nito ay hindi kagandahan sa inyo. Magaganap po yan kung anong salitain ay magaganap. Kung halimbawa ang ikay na mumblema sa isang bagay, huwag nyo pong, kumbaga, yung problemang ito ay duduksuan nang hindi pa naman nagaganap, kumbaga inisip mo na kagad ay negatibo, yun po ay magaganap. Kaya kung kayo po ay makakarinig ng ganon sa inyong tahanan, isa sa mga kapisa ninyo sa inyong tahanan, sisitahin nyo po kagad, huwag siyang magsasalita ng mga negatibo kasi lalo't hindi naman po ito nagaganap dahil ito ay possible na maganap kapag po sinabi niya sa kanyang bibig. Kasi
Kasi kung ano po yung salitain natin, yun po ay nagkakatotoo. Kung kayo po ay naniniwala, ganun po yun. Pero kung hindi po kayo naniniwala, nasa inyo po yun. Basta, yun po ang ating pananaw. At ako po, napakarami ko na nasaksihan na ganyan. Yun nga pong tao na mayaman, pero siya po ay laging nadaeng, kinukuha rin po yan sa kanya ng Panginoon. Basta kung ano nga po ang idinain mo, yan po ay mawawala din siya. Kung anong sinabi mo, yan ay magaganap. Kung sabi mo, ikaw ay yayaman na, yayaman ka. Yun po ang lagi niyong iisipin, yayaman ka. Hindi ako laging ganito. Ako ay yayaman, malapit na. Ganun po lagi inyong isipin. At ganun din po inyong sabihin. Kasi kung anong salitain, yan po ay nagaganap. Di ba po, minsan magsasabi sa inyo, huwag kang pala daing, baka magkatotoo. Ganun po yun. Lalo na po yung mga tao na may cross po ang dila ay hindi talaga pala daing. Dahil alam niya na kapag siya ay dumaing, yun ay magkakatotoo. Kumbaga, isipin mo, ba't ba'y kayo dumaing? Pagsisisihan mo pa yung pagdaing mo dahil lalo kang, kumbaga, kung ikaw ay meron naman tapos dumaing, nakoy, mawawala yan. Kaya kailangan i-welcome mo ang swerte at huwag ka kailanman na dadaing. Bagamat totoo talaga, kaya nga nadaing dahil hirap sa buhay. Pero think positive, bigyan niyo po lagi ng magandang dahilan, huwag po kayong nega. Kasi once na kayo ay naging nega, yan po ay, kumbaga, magpapatong-patong yan, walang solusyon, lalaki pa lalo ang problema. Yun po ang mga technique po nun. Ito po ay gawin niyo, kung kaya niyo po ha, gawin niyo po ito ng 4 na beses sa loob ng 1 buwan. Lalo po at maraming ang pinagdadaan ng hirap para po magnipes natin ang swerte sa ating buhay. Para po dumaloy ang swerte sa ating buhay. At pagkatapos ay yung mga law of attraction, kung anong ating isipin, yun ay magaganap. Yun po lagi ang inyong iisipin dahil yun po ay magaganap. Na tayo po ay yayaman na, tayo uulad, at tayo po ay magsasama-sama at magkukwentuhan na lamang sa ating mga nakaraan, pagtatawanan na lamang natin. Dahil lahat ng mga problemang yan ay pagdadaanan lamang po natin. At hindi natin yan tatambayan. Manalo ba yung mga negatibong yan sa atin, tayo ay malalakas at meron tayong positive na pananaw sa buhay, di ba? Ganun lamang po yan. Yan, yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ang lagi nyo po tatandaan, basta kung kayo po'y nawawala ng pag-asa, humarap po kayo sa may silangan, ihiling nyo po sa may sinag ng araw, lahat ng inyong mga kahilingan. Sabi nyo po, parang maitinatapong kayo, sabi nyo, isama na ang buhay ninyo sa pagsikat ng araw. Yun po yung lagi ko sinasabi. Lagi ko po hinihiling yun. Isama na, sabi ko, ako isawan-sawa na sa nangyayari sa akin. Siya na ang bahala. Kumbaga, inilalaan ko na ang aking sarili. Kung ano man ang mangyari, isama na sa pagsikat ng araw. Ganun po, lagi ang aking ginagawa. Kahit po ako may karamdaman, sabi ko po, lahat ng aking karamdaman, ang sama ng aking kalooban, ganun din yung aking masamang, kasi, halimbawa, nagkakasipon, masamang pakiramdam, isama na. Itinatapon ko na sa malayong malayo. Ganun po sa lagi ko sinasabi. At ganun din po kapag may sakit ang aking mga anak, itinatapon ko sa malayo. Parang may dinadakot ako na itinatapon ko sa may silangan. Ayun. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.